Gagawa tayo ng peanut butter! Ipaliliwanag ko po sa inyo ngayon ang dalawang klase ng mani na pwede natin gamitin sa ating peanut butter. Meron pong may balat at meron pong walang balat. Kadalasan po kapag ito ay pang negosyo, ang ginagamit nila ay ito pong may balat. Sa kadahilanang mas mura po ito, nasa 75 pesos lang po ang per kilo nito. Kaya lang po pag hindi ito nagiring ng mabuti, medyo maaligas-gas dahil nga may balat ito. Heto naman pong walang balat ay nasa 100 pesos ang per kilo, kaya po talagang yung mga nagnenegosyo, pinipili nila yung may balat. Pero pag ako po ang gumagawa, pang personal consumer po o pang negosyo, ginagawa ko pong kalahati ang may balat at kalahati naman po ang walang balat. Dahil isa rin sa advantage ng mani na may balat, magdadagdag po ito ng mas matingkad na kulay sa ating peanut butter kumpara po sa mani na walang balat. Kapag purong mani po na walang balat ang inyong gagamitin, ay mas lighter po ang outcome ng inyong peanut butter. Kaya para balanse ang kulay, pwede nyong hatiin ito ng mani na may balat. Gagamit rin po pala tayo ng butter or margarine. Sa ating recipe po ngayon, kalahating bar lang po ng margarine ang ating gagamitin. By the way, 1/4 kilo lang po yung mani na may balat natin ha. Ganun din po yung mani na walang balat, 1/4 kilo lang din po. Sa palengke po, may mga murang margarine yung per kilo. Pero ako po kasi ito po talaga yung tried and tested ko na, kaya po talagang napakasarap ng ating gagawing peanut butter. Bali 1/2 kilo po lahat ng ating mga mani, gagamit po tayo dito ng 1/4 kilo of sugar. Pwede po kayong gumamit ng white sugar, pwede rin po yung wash sugar ha. Gagamit rin po tayo dito ng 2 swack pack o 1 cup ng powdered milk, kahit anong brand po ay pwede. Meron rin pong nabibiling powdered milk sa palengke ha, skim milk po ang tawag sa kanila. Pero sa akin again, ito po ang ginagamit ko. O diba, simple lang po ang mga ingredients, pero ang i-share ko sa inyo na peanut butter ngayon ay talagang napakasarap. Sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng mantika na sasapat sa pagpiprito o pagsasangag ng ating mga mani. Much better po na lubog sa mantika ang mga lulutuin nating mani ha. Sa ganon, pantay-pantay po ang pagkaluto nito. Habang hindi pa masyadong mainit ang mantika, ilagay na po natin ang 2 klase ng mani. Pagsasabayin na po nating lutuin ang mani na may balat at ang mani na walang balat. Nilalagay na po natin ang mani kahit hindi pa mainit ang mantika, nang sa ganon po hindi po agad ito masunog. At mahalo po agad natin ito. Para naman po makasigurado kayo na luto na talaga ang mani, tikman nyo po ito ha, hindi po pwedeng tansyahan lang. Kasi po, pangit po ang magiging outcome ng ating peanut butter kapag hilaw po ang mani. Ang recipe ito ay matagal ko na pong ninenegosyo at may mga reseller na po ako nito. Sana po sa pag-share ko makatulong po ito sa inyo, lalo na sa mga gustong magnegosyo. Konti lang po ang ginamit nating ingredients ngayon, nang sa ganon, sa mga gusto lang mag-try, pwede nyo itong itry at sa mga gusto lang pong pang-consumo lang po sa kanilang bahay, pwede nyo pong itry ang ating recipe. Bago nyo po ito ipang negosyo, malalaman nyo po talaga na napakasarap ng ating gagawing peanut butter. Please like and subscribe and click the bell button para naman po updated kayo sa tingin ako ay mag-upload ng mga bagong video. At sa iba pa po nating mga pang-negosyo recipe, makiklik lang po yung nasa taas na ating video. Makikita nyo po dyan yung I button, i-click nyo lang po yan. Dyan po makikita nyo yung lahat ng ating mga negosyo idea recipe. Tips lang po sa pagnenegosyo, kung wala pa po kayong mga suki at hindi pa nila natatry ang inyong mga produkto, pwede po kayong magpa-pre-taste. Para naman po sa ganon, may assurance sila na talagang masarap ang inyong binibenta. Saglit lang po ang pagluto ng ating mani, kaya huwag nyo na po itong iiwanan ha, at huwag nyo rin pong titigilan sa paghalo. Lutuin nyo po ito sa katamtamang lakas ng apoy. Unti-unti na pong nagbabrown ang ating isinasangag na mani. Pero again, huwag lang po kayo magbebase sa inyong paningin ha. Mas maganda po talaga na ito ay inyong tikman para makasigurado kayo na luto na po talaga ang mani.
Mag-ingat lang po sa pagtikim dahil mainit po ang inyong nilulutong mani. Hinikman ko na ito at sakto na po ang pagkakaluto, papatayin na po natin ang apoy. Ito po ay isasalin na natin sa isang malinis na lalagyan. Ito na po ang ating sinangag na mani. Palalamigin lang po natin ng kaunti ha. Sa pagsasalin nga po pala ng ating mani sa isang lalagyan, hindi nyo po ito kailangang i-dry ng husto ha. Okay lang po na may mapasamang mantika sa ating mani. Ilagay na rin po natin ang butter or margarine. Hayaan lang po natin itong mag-melt. Halu-haluin lang po nang mag-spread naman po ang lasa ng ating butter or margarine. Hahayaan na muna natin ito ngayon na tuluyan ng lumamig bago natin ilagay ang ating iba pang ingredients. Ngayon po, ito ay malamig na. Mapapansin nyo yung liquid, yan po yung nag-melt na butter or margarine. Ilalagay na natin ngayon ang ating dalawang swag pack ng powdered milk o katumbas ito ng 1 cup. Ilagay na rin natin ang 1/4 kilo ng sugar. Pwede pong wash, pwede rin pong white sugar ang gamitin. At haluin mabuti hanggang sa ito ay mag-well combine na. Kung gusto niyo pong itry yung mga nabibiling per kilo kagaya ng gatas ng butter sa palengke ha, pwede naman po, kaya lang wala akong assurance sa masasabi sa inyo ngayon about sa lasa kasi sa akin po talaga sa pangnegosyo ko, ito po talaga yung ginagamit ko. Ang motto ko po kasi sa pagnenegosyo, quality over quantity talaga, talagang yung babalik-balikan ka ng customer mo dahil sulit sila sa nabayaran nila. Kaya po sa tagal ko na nagdinegosyo, binabalik-balikan po talaga yung mga produktong ginagawa ko at ngayon ay mga suki ko na sila. Isa rin po sa dahilan kaya kaunti lang po yung ingredients na aking pinakita sa inyo. Gusto ko rin pong ipakita na pwede natin gamitin ang ating mga ordinary blender sa ating mga tahanan. Pero kung meron po kayo industrial blender, yung kagaya po ng mga ginagamit sa mga nag-shake, mas okay po sana yun. And reminder lang po pala ha, ito pong blender na ating gagamitin ngayon ay hindi po advisable kung maramihang peanut butter na ang inyong gagawin ha. Hanggang 1/2 kilo lang po ito pwede. Dahil simpleng blender lang po ang gamit natin, mas nangangailangan po ito ng liquid. Yung pinagprituhan po natin o yung pinagsangagan natin kanina ng mani, pwede po natin gamitin ito sa ating peanut butter. Pwede po tayong mag-add ng kaunti nang sa ganun hindi naman po mahirapan ang ating blender sa pag-grind ng ating peanuts. Pero kung sa palengke po kayo magpapagiling, hindi nyo na po ito kailangan dahil iba po talaga yung gilingan na ginagamit nila doon. Kaya po kung maramihan na po ang inyong gagawin peanut butter, ay highly suggest po na talagang sa palengke na kayo magpagawa o magpagiling dahil yun po talaga ay gilingan po talaga ng mga peanut butter. Sa kanila po, 25 pesos po per kilo yung kanilang bayad sa pagiling. Itong sa atin ay 1/2 kilo lang naman, kaya pwede pa ito sa ating blender. Pero dahan-dahan lang din po ang paggamit ha. Isa pa pong importanteng reminder, sa pagdagdag naman po ng mantika, huwag na huwag po kayong magdadagdag ng mantika na hindi pa naluto ha. Kaya importante po na huwag niyo munang itatapon yung natirang mantika natin sa pagluluto ng mani. Yun lang po ang pwede natin idagdag, wala na pong iba. Kapag nagdagdag po kayo ng mantika na hindi pa naluto, possible po na mas madali pong masira ang inyong peanut butter. By the way po, ang ating peanut butter ay consumable up to 1 month ha. And mas tatagal pa kung ito ay ilalagay ninyo sa inyong refrigerator. Kung gusto nyo naman po na medyo crunchy ang inyong peanut butter, huwag nyo po ito masyadong i-blend.
ako po kasi mas gusto ko naman yung ganon, yung hindi masyadong durog na durog, yung parang may nakakagat na po akong mani. Pero syempre, pag pang negosyo ninyo, gilingin niyo po talaga ng gusto. And tadaaam! Heto na po ang ating napakasarap na creamy peanut butter na walang halong kahit na anong extender. I-try nyo na at gawing pang negosyo. Heto naman po ang sample packaging na aking ginagawang negosyo o binibenta. Yung pong mga garapon ay nabibili po sa mga palengke. At yung dilaw po na pang seal dyan sa ating garapon, sealer po ang tawag dyan, nabibili rin po yan sa palengke. Sa mga palengke po ay iba't ibang size po ang mga garapon at sealer na inyong mabibili. Sabihin nyo lang po yung size ng garapon, ganoon na rin po ang size ng sealer. Meron pong small, medium at large. Heto naman po ang complete costing ng ating mga ingredients. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button.